Sa kabilang dako naman, halos hindi mapakali ang magulang ni Lolo Santing sa paglalakbay ng kanilang anak. Tanging nagawa na lamang nila ay kausapin at pakalmahin ang isa't isa. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano man dyan, mahal kong Ignesia. Alam ni Santing ang kanyang ginagawa. Wika ng ama ni Lolo Santing. Hindi mo maalis sa akin na mag-alala, Ignacio. Hindi ko naman pinangarap na maging ganito ang anak natin. Kontento na ako sa simpleng buhay. Tugon naman dito ng kanyang ina. Pero mahal, ito talaga ang pinagkaulob na may kapal sa kanya. Kaya sana naman tanggapin mo na lamang. Dagdag pa ng ama ni Lolo Santing. At dahil nga hindi mapigilan mag-alala ng ina ni Lolo Santing, ay humingi ito ng karagdagang gabay sa diwatang gabay ni Lolo Santing upang ito ay mabigyan ng lakas ng loob at tibay ng pangangatawan upang nang sa gayon ay matalo niya ang agtang magtatangka sa kanyang buhay. Samantala, sa dakong kinaroroonan naman ni Lolo Santing, ito ang sinabi sa kanya ng diwatang gabay na si Agawa. Santing, alam ng mga magulang mo ang iyong lakas na pambihira at tibay ng loob. Gamitin mo itong lakas upang mapagtagumpayan mo kung anuman ang iyong binabalak. Upang sa gayon ay matalo mo ang mga nilalang na nasa iyong harapan. Wika ng diwatang gabay. Sa mga idinikta ng diwata kay Lolo Santing ay naging dahilan ito para magbigay sa kanya ng lakas ng loob at tiwala sa sarili. Bumalik ang pagiging mahusay niya sa pag-iisip ng taktika. Naalala niya bigla ang kulay abong sigay na ibinigay sa kanya ng albularyong si Mang Damaso. Kaya naman, dali-dali niya itong kinuha sa kanyang tagiliran dahil may naisip siyang baka ito ang susi upang malabanan nila ang mga agta. Dali-daling hinugot ni Lolo Santing ang kabibi sa kanyang tagiliran. Maya-maya pa, bigla niya itong inihipan ng buong lakas at walang ano-ano, umugong ang sigay na yun at bigla nilang nakitang dalawa ang reaksyon ng mga agta. Parang sobra itong naaapektuhan na parabang halos mabasag ang kanilang mga pandinig. At dahil nga sa pangyayaring iyon ay nabitawan ng agta ang dalawa. Bumagsak si Lolo Santing at si Mayang sa lupa. Subalit bahagya silang nasaktan. Tinangka pa silang kapakapain ng agtang dumakma sa kanila kanina. Pero nagdulot lang ito ng pagkakapal-kapal na alikabok sa buong burol. Naging sanhi ito upang silang dalawa ay makatakbo. Dali-dali nilang kinuha ang mga kababaihan kasama na doon ang anak ni Aling Delia na si Neneng. Habang akay-akay ang bawat isa ng mga tumatakbo, nagulat na lamang si Lolo Santing na nawala si Mayang sa loob ng makapal na alikabok. At ikinagulat niya, ang nangyari ay nadakma pala si Mayang ng isang agtang nahihirapang makakita at makahinga sa alikabok. Kaya alistong kinapa ni Lolo Santing ang sigay na umuugong para ihipan muli. Dahil sa ginawa ni Lolo Santing ay muling nakaramdam ng sakit ang mga agta. At dahil doon, kaya nagdulot ito ng malalakas na pagyabag, pagtakbo at panggagalaiti sa kanila. Naging dahilan ito para yumanig ang buong burol at magkandabitak-bitak ang lupa. At dahil sa naglalakas ang pagyabag at pagkilos ng mga agta, ay nagdulot ito ng pagkakapal-kapal na alikabok. At dahil doon,
sinamantala ito ng dalawa upang makatakas at maisabay nila ang mga bihag ng mga agta. At hindi nga naglaon ay nakalayo sila sa pugad ng mga nilalang. Ilang oras pa ang nakalipas na ihatid na nga ni Lolo Santing si Neneng kay Aling Delia. Pagkarating niya rito ay nagwika si Lolo Santing nang, "Ah, Neneng, sana naman ang nangyari sa ating inkwentro doon eh hindi na makarating pa sa ibang tao. Dahil lubhang delikado. Pag nalaman pa nila baka kung anong malaking gulo pa ang mangyayari." Pakiusap ni Lolo Santing kay Neneng at Aling Delia. Pagkawika niya ng ganun, nagdesisyon si Lolo Santing na ibigay na lamang dito ang abong sigay. Upang sa gayon, kapag muling nanalanta ang mga agta at nagtangka muling mangbiktima ng mga kababaihan, ay magagamit nila ito kontra sa mga nilalang na yun. Nagpasalamat naman si Aling Delia sa pagkakaligtas ng kanyang anak. Maging ang ibang kababaihan ay nagsibalikan na rin sa kani-kanilang mga tahanan. Naging maayos ang mga sumunod na araw para kay Lolo Santing. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan si Mayang at Lolo Santing, kaya kinakailangan nilang magpagaling. Bago umuwi at bumalik si Mayang sa kanyang tahanan, ay hindi pa rin mapakali si Lolo Santing sa kanyang mga katanungan tungkol sa tunay na pagkatao ni Mayang. At doon na nga hindi napigilang masambit ng dalaga ang pinakahihintay na kasagutan ni Lolo Santing. Bago ako umuwi, Santing, gusto kong malaman mo na tunay at puro ang aking hangarin at pagkatao bilang anak ng antingero. Pero hindi ko maiaalis na may dugo pa rin nananalaytay sa akin, na alam kong baka magbago ang pagkakakilala mo sa akin. Wika ni Mayang. Handa akong malaman, Mayang, ang tunay mong pagkatao, para na rin mas kampante akong pagkatiwalaan ka kung iyong mamarapatin. Sagot naman ni Lolo Santing. May dugo akong hukluban, Santing. Iyon ay nakuha ko sa aking ina. Nag-aalanganing sagot ni Mayang. Nang malaman at marinig mismo ito ni Lolo Santing, ay halos mawalan siya ng malay. Dahil ang kanyang lihim na sinisinta pala ay may lahing hukluban na isa sa mahigpit na kaaway nila. Hindi niya alam kung ipapalabas ba niya ang espada ni Agaw para paslangin ang babaeng si Mayang. Subalit, nang sa mga tagpong iyon ay hindi nila namalayang may nakarinig pala ng kanilang buong usapan. Dahil maya-maya pa, nagwika ito nang, "Sinasabi ko na nga ba? Tama ang narinig ko. Tama ang kutob ko. May lahi kang hukluban. Santing, ang kaibigan mong yan ay isang kalaban. Akala nyo ba hindi ko maririnig ang usapan ninyo tungkol sa babae na kilala mo sa merkado? At iyon ay walang iba kundi ang babaeng yan. Yan si Mayang." Galit na dikta ng ama ni Lolo Santing. At dahil nga dito, hindi niya napigilang kumuba ng itak para sugurin si Mayang. Dahil sa mga hindi nakakaalam, galit na galit ang Itay Ignacio ni Lolo Santing sa mga hukluban dahil sa isang dahilan. "Ignacio, tama na. Huwag mong idamay si Maya sa galit mo sa mga hukluban." Sigaw ng ina ni Lolo Santing. Aatakihin na sana to ng ama ni Lolo Santing
Ngunit pinigilan siya ng asawa nito. Ignacia, pabayaan mo akong patayin ang babaeng yan. Hindi mo na ba natatandaan na isang hukluban ang nagtangkang patayin ka habang nasa sinapupunan mo palang si Santing? Nakakalimot ka na ba? Dagdag pa ng ama ni Lolo Santing. Sa mainit na pag-uusap ng mag-asawa ay hindi na nila namalayang pinatakas na pala ni Lolo Santing si Mayang sa pamamagitan ng mga ginintoang alitaptap ng diwatang si Agaw. At iyon ay mas kinagalit ng kanyang itay na si Ignacio. Sa sobrang inis nito ay pinalayas niya si Lolo Santing at sinabi niya na mabuti pa nga raw na doon muna siya kay Albularyong Damaso dahil baka hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at kung ano pa ang magawa niya sa kanyang sariling anak. Lumayas ka! Wala kang utang na loob, Santing! Hindi mo na ako ginalang bilang ama mo! At pinakawalan mo pa talaga ang hukluban na yon. Hindi mo ba alam na ang lahi nila ang naglagay sa inyo ng ina mo sa kapahamakan? Wala kang alam, Santing. Wala kang alam! Patawad, Ditay. Niligtas niya pa rin ang aking buhay. Nung nabiktima kami ni Albularyong Damaso sa kamay ng mga hukluban. Anak pa rin siya ni Anting Hero Pigolio. At higit sa lahat, nagugustuhan ko siya, Itay. Hagulgol na sagot ni Lolo Santing sa kanyang ama. Pero sa nangyari, pinalabas na lang ni Inay Ignacia ang anak nito. Para nang sa gayon ay walang mangyaring kaguluhan sa kanilang munting tahanan. Dahil maging siya mismo ay nagulat sa sinabi ni Lolo Santing tungkol sa kanyang nararamdaman kay Mayang. Pero bago umalis si Santing ay hindi niya mapigilang lumingon sa kanyang mga magulang. Yumuko ito at hinimas ang mutya ng kasoy sa kanyang leeg. At dito ay nag-usal siya ng pananggalang upang sa ganon kahit papano'y wala man siya sa tabi ng kanyang mga magulang ay maiiwanan niya pa rin ito ng proteksyon. Pagkarating ni Lolo Santing sa tahanan ni Albularyong Damaso, dito ay nagulat siya at nagtaka kung sino ang bagong sinasanay ng matandang albularyo. Kitang-kita niya itong nagsasanay gamit ang karit na may tatlong butas ang talim. Nakasuksok doon ang tatlong mga mahihiwagang bato na kanya mismong pagmamay-ari. Napaisip siya ng malalim kung sino ang taong iyon na nasa tahanan ni Albularyong Damaso. Santing, inaasahan ko ang pagdating mo. Naabisuhan na ako ng iyong diwatang gabay. Alam ko kung ano ang iyong pakay. Hala, sige. Pumarito ka muna pansamantala. Ah, siya nga pala. Ang aking pamangkin sa probinsya ng Aklan, si Ninyo, nagsasanay bilang isang albularyo, kagaya ko. Pagpapakilala ni Albularyong Damaso sa kanyang pamangkin. At hindi naglaon, naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Nagtutulungan sila sa pagsasanay kasama si Albularyong Damaso. At hindi nga naglaon, matapos ang ilang buwan sa pagsasanay ay naging ganap ng albularyo itong si Ninyo. Ayon kay Lolo Santing, naikwento sa kanya ni Mang Damaso ang pamangkin niyang si Ninyo ay ulila ng lubos sa kanyang mga magulang. Inataki umano ang mga ito ng mga sigbin. Pinaniniwala ang mga alaga na mga lahing aswang ang nasabing nilalang. Kung kaya't gusto nitong matuto at maging isang albularyo para maipaghiganti niya ang kanyang mga magulang. Kaya naman, nang mabalitaan ni Ninyo na may tiyuhin siyang isang albularyo, ay agad niya itong pinuntahan sa kanyang tirahan.
At maliban pa nga rito, nalaman rin ni Ninyo na ayon na rin kay Lolo Santing na nasa kanilang lugar daw ang malaking bilang ng mga sibbin. At balibalita sa kanilang baryo na may isang kuta raw ang mga sibbin na namumuhay sa liblib na isla. Ah, kaya pala nandito ka ninyo? Dahil sa mga sibbin na pumatay sa iyong mga magulang? Ah, oo, Santing. Gamit ang karit na may tatlong mahiwagang bato at sa mga itinuro nyo sa akin ni Tio Damaso, ay mapapatay ko na rin sila. Malapit ko na magawa yon. Para na sa gayon, ay hindi na nila magawa pa sa iba ang ginawa nila sa akin. Ayaw ko muling may isang tao pang maulila kagaya ko. Sambit ni Ninyo habang hinahasa ang karit na kanyang balak na armas para patayin ang mga sigbin. Sang-ayon at pabor naman si Santing sa balak ni Ninyo dahil alam niya na hindi magtatagal ay mambibiktima rin ang mga sigbin na yon sa kanilang lugar mismo. Kung kaya't naisip nila na bago pa man iyon mangyari ay kailangan maunahan na nila ang mga demonyong nilalang. Bigla namang sumagi sa isipan ni Lolo Santing. Kahit nandun siya sa poder ni Mang Damaso, ay naaalala pa rin niya ang kanyang mga magulang, lalo na si Mayang. Pero alam niya sa kanyang sarili na may mga bagay siyang dapat unahin para sa ikabubuti ng karamihan. Makalipas na nga ang ilang linggo, agad nilang pinuntahan ang nasabing lugar na pinamumugaran ng mga sigbin. Santing, Ninyo, nandito na tayo sa liblib na isla ng tribo ng mga sigbin. Maganda kayo at nararamdaman ko na sila sa paligid. Toro ng tatay ko sa akin kapag may mabahong amoy na parang bulok na sugat o kaya malakambing na wangis at matulin tumakbo, tiyak, sigbin ang mga iyon. Dagdag naman ni Ninyo. Teka, umaalingaso sa bandang likod ko ang amoy ng sigbin. Bantayan mo Ninyo at hahagupitin ko siya ng buntot pagi ko. Wika naman ni Lolo Santing. Bantay sarado at akmang maghahanda na si Lolo Santing sa kanyang buntot pagi nang biglang may masamang nangyari kay Ninyo. Si Ninyo! Tinamaan ang mahabang buntot ng sigbin! Sigaw ni Lolo Santing. At kaya naman tinamaan si Ninyo ng buntot ng sigbin dahil sinalo niya ang paghugupit nito sa likuran ni Lolo Santing upang ito'y hindi matamaan. Sa trahedya ngang iyon ay sobrang ikinabigla at ikinatakot ng kanilang albularyong si Damaso ang nangyari kay Ninyo. At para mailigtas sila sa hindi inaasahang pag-atake ng mga sigbin, ay binalibag na lamang ni albularyong Damaso ang nagbabaga niyang punyal na siyang naging sanhi ng paglusaw sa kamatayan ng iilang mga sigbin. Kinakabahan ngayon si albularyong Damaso at si Lolo Santing dahil mahirap gamutin ang sugat na nanggaling sa buntot ng sigbin dahil nagdudulot ito ng malubhang pagkalason sapagkat ito'y alaga ng mga aswang at talaga namang makamandag ang bawat hiblang tusok sa kanilang mga buntot. Pero maiisang lunas na kailangan nilang magawa para mailigtas si Ninyo. Pero mapanganib at hindi basta-basta. Gayunpaman, ayon rin kay albularyong Damaso, ay kailangan nilang magamot si Ninyo. At kung hindi ay pare-pareho silang lalapain at papatayin sa kutan ng mga sigbin. Kailangan nila ang tatlong lakas para matalo ang mga halimaw sa liblib na islang iyon.
Okay guys, ito yung part 7 natin. Tapos yung 8, singit muna ako ng isang kwento tapos i-upload ko na rin yung 8. Maraming salamat. Pantay na lang po.